Welcome po at may bago tayo ditong tatalakayin tungkol ulit sa yero. Kung paano mag-estimate ng 4 agwas ng madalian. Halimbawa, kung hinihingi ng customer yung estimate natin, halimbawa kung ikaw yung contractor, nagpa-estimate si customer, yung kliyente mo, baka hindi mo pa alam, mangangapa ka. So ito, tip lang po ito para sa madalian na para makuha mo yung quantity doon sa yero. Lalo na kung 4 agwas. Pero dito, yung pagbabasehan natin, rib type o kaya pwede rin sa corbeted. Okay? So halimbawa, ito po yung kailangan nyong i-estimate. Yung 4 agwas naman eh, typical lang naman yung itsura niya. So ganyan lang yan. Yan, apat na side. Dahil sa gusto ng customer na malaman agad yung quantity o kaya yung aabuti nung sa roofing niya, kinakailangan mong estimate sa site. So para madalian lang yan, ganito po yung proseso niyan. So ito yung sukat nito, kunin mo yung sukat niyan. So halimbawa, nakuha mo na, sabihin nating 10 metros. So dito, kahit wag mo lang kunin yan, pero dahil sa magka-cutting list ka, kailangan pa rin yan makuha. So dito lang, kung sa madalian, kahit dito lang kunin mo itong side na to. Okay? So pag nakuha mo na yan, halimbawa 10 meters, so i-apply natin yung sa 1 meter lang na coverage ng rib type. Kahit wag na dun sa corrugated kasi may butal yun eh. Pero kung meron kayong dalang calculator, kaya cellphone pwede na din. Kung corrugated talaga, di dun mo estimate. Basta alam mo yung effective coverage. Okay? So 10 meters. Kunin natin sa 1 meter na effective coverage yung lapad ng rib type na meron ng naka-side lap na. So halimbawa ito 10 metros, di ang papasok dyan 10 piraso. So dapat makuha mo din yung sukat nyan kung ilan yung, sabi nating 5 meters. So 10 5 meters. Siyempre dito, kung sakali man na hindi yan parehas, kunti lang diferensya niyan. Pero dahil sa nagmamadali, sabihin natin lahat yan equal. So maganda yung pagkaka-welding, pagkagawa ng trusses. So puro yan 5 meters. Okay? So nakuha mo na ito 10 piraso. So, dahil dalawa yan, 20 pieces. Sulat natin 20 pieces. So yung iba dito sila nagre-rely itong sukat na to. Okay na daw yan na 20 meters. Pero pagka kinabit nyo po yan, dahil may mga cutting yan, kakapos po yan. Yan na 20 piraso nyo, kabilaan. Kapos po yan. So, dapat magdadagdag kayo dito ng ting 2 piraso. Yan. Yan na portion na yan. So, kung 5 meters yan, para safe kayo, dagdagan nyo ng 8 pulgada. So magiging 5.20 yan
dito natin sulat 5.20. Yan, 5.20. 5.20 ito. Yan, saka ito. So, yung susunod niyan, kahit huwag nyo nang isipin. Kasi yung mga kinating dito, itong mga portion na to. Yan. Yan. O kahit dito, yung mga putol dyan, pwede na yan doon. Yung dito, dito. Susubra to, pero walang buo na susubra. Meron siyang cutting. Kahit na i-cutting list mo pa yan, kunti lang ang susubra dyan. So ito lang, paraan lang po ito para sa estimate na madalian. Okay? Ginawa yung 520 kasi nagpasubra tayo. Para sa safety reason na lang. Okay? Ganun din dito. So papasubra ka din dyan ang dalawang piraso. Dadagdag pala. 520. So lahat-lahat magiging 24 pieces. Lahat na po yan. So dito, safe ka na. Kung nagmamadali yung customer, ito na yung pagpasihan mo. 24 pieces. So yung apat, medyo mahaba. Kasi yung ikakating dyan, itong portion na to, pwede mo dyan ilagay kung saan man dyan. Yung tama sa sukat na pinutol. Okay? Kahit hindi na kayo mag-cutting list dyan na pag-uwi nyo sa bahay nyo, kahit hindi na kayo mag-cutting list. Pero para sigurado, yung pinaka-accurate talaga, cutting list pa din. Ito, kailangan lang to para makagawa kayo ng quotation doon mismo sa site. Yung mga bended naman yan, yung gutter, yung ridge roll, madali lang naman yung estimate yan. Basta alam nyo yung effective length na tinatawag. Okay? So, sa mga bended, effective length dito sa estimate nito, effective coverage yung sa panel, yun po ang importante. Ngayon makakapagbigay ka na ng estimate dun sa customer on site. So yan lang po pagka 4 aguas. Pero kung 2 aguas mas madali. Pero yung kung gagamitan to ng tile, yung tile span, doon kailangan mo talagang isa-isa yan. Kasi yung mga pinutol doon na halimbawa dito, yung mga pinutol dyan hindi na yan magagamit. So kailangan isa-isa yan, gagawa ka ng cutting list na maganda. So ito po yung madalian na proseso sa pag-estimate ng 4 aguas. Kahit na corrugated, pwede nyong gamitin to. So yan lang po yung tip natin para makapag-estimate kayo. Sana nakatulong. Kung nalilito kayo, pwede nyong i-comment. So yan lang po yung video natin. Maraming salamat.